Good morning guys, welcome to my channel. For today's video guys ay gagawa ko ng tips tungkol dun sa nagtatanong kung paano mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan at magkano ang sinasahod ng mga fisherman dito sa Taiwan. Yan guys, sundan nyo lang ang video ito yung malapit sa hanggang dulo para malaman nyo kung paano at kung magkano ang sinasahod ng bilang isang fisherman dito sa Taiwan. Kaya sisid muna ako guys. Tatakbo ko yung bodega namin na aquarium. Sarap ng ulam sa lugaw. Ayoko makikita na kayo ay lalayo din. Gusto ko ay palagi lang kayo na masaya. Gusto ko may pagmamahalan sa isa't isa. Ang pangarap ko'y makapiling ko kayo ulit. Yung mayakap ko kayo at hindi na ako aalis. Guys, sa baradero guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala yung sinisisid ko sa laot, oh guys. Yan. Ito na yung makikita nyo sa video ko na nagsisisid ako. Guys, oh, ito yun. Yung napupulukot na ano, mga nylon. Kasi palag din yung ano,
palag ang takbo ng barko pag ito, no? Saring lingwan. Ito yung sinisisid ko sa laot, guys. Ayan. Baka mukod nila ito nylon, eh paglambat, mahirap, guys, paglambat. Hindi na pinasisid kasi baradero naman kami. Hindi na pinasisid sa akin din sa laot. Mahirap tanggalin pag tigas, luto na iba. Yan ano, nakikita nyo dito ako nakakapit. Dahil maagos, dito ako nakakapit sa LC. Tapos tatanggalin ko ito. Yan ang trabaho ko doon sa bilang isang divers, guys. Kahirap. Yan, kapal. Mga kawil. Pogi na naman yung aming barko. Nakalaki yung aming ilusigay. Dapat lumaban, sakit na katamaran ay dapat mong lunasan. Kung ikaw ay mangangarap, mangarap ka ng mataas. Kung ikaw ay susunod, sumunod ng malakas. Dahil sa ating buhay, swerte minsan lang kung dumating. Itulak ang sarili sa tiwala, may makarating. Luto muna ako baka magutuman yung kapitan ko, eh. Ay, so walang tigil ang ulan. Nakunti kong ulan lang, walang kasamang tubig, eh. May kasamang tubig, eh. Hello, walang tigil, guys. Nakakapasa. Yan. Nilalagay sa sako. Update ko lang tungkol dun sa nagtatanong na paano nga ba mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan. And guys, mayroon akong tips, guys, para sa inyo. Number one requirements dyan, guys, ay pira. Hindi ka pwedeng gumalaw dyan pag walang pira. Kahit saan ka pumunta, kumuha ng mga requirements ay pira. Yan, guys. Pero utay-utay lang, guys, sa pagkuha ng mga requirements. Unang-una dyan, passport. At saka yung seaman book, guys. Kailangan mag-training ka muna ng BT bago ka makakuha ng seaman book. Ibig sabihin ng BT ay basic training. Ituturo sa inyo kung paano mag-anong lahat ng safety dito sa basic. Kailangan, guys, guys, tungkol naman dito sa lambat, kailangan marunong ka dito kahit papano. Hindi naman kahirapan ko, guys, kung hindi ko matuto ang isang bagay kung paano mag-ayuma, mag-tay ng lambat. Dali mo lang matutunan mo, guys, simula sa maliit, kung pumunta sa malaking mata ng lambat. Gustong matuto at disiplino kang matuto, madali lang, guys. Yan ang tip na magandang ano ko sa inyo, guys.
guys, kahit sa maliit na marunong ka maghayuman ng maliit na lambat, pagdating sa malaki, hindi ka na mahihirapan, guys. Dito, sari-saring hayuma ay malalaman mo pagdating dito, pagsakawa ka mapasampa. Tungkol naman dito, guys, sa paglilikaw ng nylon, napakadali na ito, guys. Habang pinipilipit nyo, yan, humuhila nyo palapit. Ano naman, guys. Practice kayo dyan sa palanggana para hindi kayo mahihirapan pagdating sa agency. Halimbawa, yan yung kapitan ko, paro aligid lang yan, pero pinakaramdaman niya yung trabaho ko kung okay o hindi. Ganun lang yung mga amo dito, guys. Nagkikiramdam na yan sa mga kilos mo. Pero sisitahin ka na pag mali yung ginagawa mo. Ganun lang sila dito, mga amo. At kung tungkol naman dun sa pagkukurat ka, tatanungin ka lang naman dyan, guys, kung marunong ka magkuratsa. Pero wala naman silang actual na kuratsa dyan. Yun ang ano yan, yung paglilikaw ng nylon mayroon. Saka magbaon ka ng sandamukal na pasinsya, guys. Pasinsya at pakisama. Yan ang una-una mong babaonin. Hindi ka mga overlagits nyan. Dahil samot-saring tao ang makasalamuha mo dito sa Taiwan. May Indonesia, Vietnam, Taiwanese at saka Chinese. Yan ang magiging kasama mo dito sa trabaho. Hindi lahat na kasama mo dyan sa pag-apply ay kasama mo dito sa trabaho. Experience ka o wala, basta makompleto mo yung requirements at saka mayroong backer sa'yo dito sa Taiwan. Walang problema, guys. Napakadali lang. Hindi naman ako agent. Ito ay tips ko lang sa inyo sa mga nagtatanong at sa gustong mag-apply ng fisherman dito sa Taiwan. Pero kung baka sakali na kailangan ako, yes, mayroon kayong kumpleto na requirements dyan pag nangailangan ako dito sa amin to, kasi yung kapitan ko, yun mismo ang may-ari ng barko. Madali yung pag nagsabi siya na kumayagot inyo na kailala, pwede ko kayong yun lang ang tips ko sa inyo, guys. Shoutout kay Kabayan. Ayun, sinantaga mula na ay Quezon. Ayan. Ayan, sinisilip niyang teleskopyo. Tiniteleskopyo niyo yung nagpapaputok doon. And guys, at tungkol naman doon sa sahod, kung magkano ang sinasahod namin dito bilang isang fisherman, ang sinasahod namin dito bilang isang fisherman ay 25,250 NT. Yan, guys, parehas lang po yan at saka yung taga factory. Yan, ganun minimum wage ng Taiwan yan, guys, sa mga factory workers. Yan lang, at saka yung sa fisherman. Yan, maliban doon sa iba, hindi ko na alam, yun, depende sa amo nila. Ang pagkakaiba lang namin, fisherman at saka yung factory, sila may overtime. Sa amin, wala. Wala kaming overtime. Umaasal lang din kami sa bigay ng amo namin pag maraming huli. At saka yung mga talent pay, katulad sa pagluluto, pagsisisid, at saka yung pagkuratsa, at iba pa. At saka kung marami kayong huli, doon kaya na. Yun lang ang binibigay ng mga amo sa amin, mga fisherman. At saka libre kami sa pagkain dito, libre sa tirahan. Yan, guys. Ang factory naman, ang pagkakaiba ng factory, sa kanila lahat ang pagkain, may board and lodging pa sila. Yun ang pagkain. Pero pag maraming overtime, yun lang. Kailangan man talaga may overtime sila dahil kanila na lahat yung pagkain, eh. Kanila pa ang tirahan. Mas maganda yun. Kaya swerte kayo kung makapunta kayo dito sa Taiwan bilang factory workers, at kung ang factory na mapuntahan mo ay maraming overtime. Kaya siguraduhin nyo, kung halimbawa factory ang applyan ninyo, o kaya fishing, may bigay yung amo at saka may overtime yung mga factory workers. Yan ang ano, guys. Pero pag wala, diyan ka na lang sa Pilipinas. Saka ito, guys, halimbawa, makapunta kayo dito simula October hanggang March, magbaon kayo ng panlamig, guys. Taglamig dito mga buwan na yan. Tulad ng jacket, sweater, kumot, tapos yung gamot, yung gamot sa sakit ng ulo, sipon, kasi ubo, maninibago kayo, guys, sa panahon dito, kasi hindi katulad sa Pilipinas. Kunti lang naman, huwag naman sobrang dami, kasi bawal naman yung guys sa pipasok dito. Ang babaonin yung pinakamarami, guys, ay pasensya at
pakisama. Yun ang number one babaw ninyo guys. Hindi ka ma-over luggage noon. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo at nakatulong sa inyo. Comment lang kayo sa baba. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag kalimutan like, share, subscribe, at i-click na rin ang notification bell para ma-notify ka sa bawat upload kong mga video. And guys, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.